Yo mga tol, for today's video, i-share ko sa inyo kung ano aking araw-araw na ginagawa. Kumbaga ay daily routine sa pag-aalaga ng mga to, ng mga ibon. Indian ringneck parakeet, to be exact. So yun nga mga tol, no? I-share ko sa inyo ang aking daily routine sa pag-aalaga ng mga Indian ringneck parrot. So pasensya na, talagang medyo maingay sila pagka umaga at saka may tao. So, ano bang meron tayo dito? Meron tayong apat na pares actually. Meron tayong pallid gray and cremino. Yan. Kita naman, no? Kita. Yan. Yun. Meron din tayo dito. Ito, proven pair. Blue and then cinnamon blue. So, meaning proven pair. Yan, may box na sila dyan. Prove na natin nag-anak sila. Actually, isang beses pa lang ito. Then, meron tayo dito rin na blue palidino. Ayan siya. Then, pinapares ko siya sa gray. Ayan. So, ito, hindi pa to proven, no? So, pinagpapares ko pa lang. So, hintay-hintay tayo. Huwag lang tayo may inip kasi yan ang sikreto. Unang-unang sikreto sa pag-aalaga ng ibon, mga tol. Huwag kang maiinip. Okay? Then, ito yung pang-apat nating pares. Ito, medyo matagal na sa atin to. Since, ito yung unang pares ko na naging pondo. Marami na inanak sa akin to. Si, yung back-to-back Lutino natin. So, Lutino, green series siya na dilaw yung mata. Pula, sorry. Yan. Proven na rin yan. Marami na ito yung nest nila. So, ngayon, linisin natin, okay? Maglilinis tayo. So, here we go. So, yun, nakuha natin yung mga poop tray nila. Ito nyo naman, ito, ang dudumi. So, linisin lang natin. Brush lang. At kasi mga ringneck, medyo maselan din sila, no? Siguro kahit anong ibon naman, kahit anong hayop naman, gusto nila malinis yung tirahan nila. Kahit po naman na tao ka, di ba? So, importante yan na binilis. Isa yan sa malaking factor kung magbe-breed kayo o mag-aalaga kayo ng ibon. Kailangan konting tiyaga sa paglilinis. Actually, kung sinatanong nila kung mabaho, hindi. O sanay na lang siguro ko, pero hindi siya ganun kabaho eh. Actually, kasi gulay eh. More on organic yung kinakain nila. So, para sa akin, hindi siya yung may amoy talaga na ano. Unlike yung ibang ibon o ibang alaga na makain ng motor, mga feeds na nabibili. Alam mo yan, yun yung pansin ko may amoy. Usually, kalapate. Yun. Motor feeds yun eh. Mga process na feeds yung pinapakain natin doon. That's the time na magkakaamoy sila. Pero ito, more organic to. Mga gulay, prutas, mga beans. Ayun. Kung may nagtatanong kung may baho o may amoy. Wala. So, ayun. Inisin ko lang ito. Yun. Nalinis na yung mga poop tray nila, no? So, after nyan, susulat na nilinisin, ito. Yung mga kainan nila. So, importante rin, araw-araw natin pinapalitan yan. Tubig, araw-araw din pinapalitan, nililinisan. Yan, tulad nyan, may naiwan pa ito. May vitamins kasi kami nilalagay, no? Mamaya, babanggitin natin tungkol dyan, tungkol sa vitamins. So, importante din na yung mga kinakainan nila is lagi malinis. Like, o, tunod yan. Mga natira nila. Siyempre, may mga bakterya na yan. Dapat alisin natin yan. Palitan natin ng bago. Okay? So, yun mga tol. Tapos na tayo maglinis ng ating kainan, ng mga inuminan, ng ating mga alaga. So, tulad yan na sabi ko kanina, importante ang kalinisan. Number one na tip yan sa mga mag-aalaga o gustong mag-aalaga ng ibon. So, isusunod natin yung diet nila, siyempre. So, tara!
Puntahan natin. Ito naman para sa diet nila. More on gulay kasi ang mga Indian ringneck. So, ito, bayabas. Favorite nila to. Pwede rin kayong kumuha ng bumili ng pechay. So, ito kasi sa ngayon, nahingi lang natin tapos natalipa pa. Yung mga retaso nila, no? Binigay lang sa atin ni ate doon. Yan, may kalabasa. Itong kalabasa, ano natin to? Ipapakuloan, slice natin naman liit, then ano, para lumambot po. So, bayabas, saging, yan. So, totoo lang, hindi naman talaga magastos o hindi naman totally mahal ang mga pagkain ng ringneck. Actually, ito, nahingi lang natin. Sinwerte tayo kanina. Hiningi lang natin to, yung mga gulay na itatapon na sila na dapat nila. Kinuha natin, tapos pinilian natin. Ito, favorite nila na ito, talong. Sitaw, pecha, yan. Basta kahit anong mga green na vegetable, favorite po nila yon. Prutas, pero alalay lang sa prutas din. More on gulay, more on greens dapat. O yan, na-process na natin o nakat na natin yung mga nahingi nating mga gulay-gulay. Talipa pa. So, oras na para ibigay natin sa mga alaga nating ibon. So, tulad nga ng sabi ko sa inyo, hindi naman ganun kamahal o kabigat sa bulsa yung mga papakain natin sa kanila dahil yan. Konting kapal lang ng muka sa talipapa. Manghihingi tayo. Kasi itatapon na naman lang din nila to eh. Di syempre, tsaga-tsaga lang din na pagpipilian natin yung mga retaso na gulay. Yan. Yung mga sirana, syempre, aalisin na natin yun. Di natin bibigay sa kanila. Pero yung mga pwede pa naman, as in pwedeng-pwede pa talaga, which is favorite nila yan eh. Mamaya makikita nyo ang gaano katakaw yung mga to. Favorite na yan. Favorite nila yan. Okay, distribute na natin, no? Bawat kainan nila. So, ayan. Lagyan natin mga talong. Ayan, talong. Favorite nila yan. Siling green. Yung carrots, bayabas, mais. Yung kalabasa, nakasalang pa, hindi ko muna ano, kasi papalambutin natin yun. Kunti lang naman, hindi naman totally ilalim yung lutong-luto. Yung mapalambot lang natin. Yun, kailangan nating isalang yun sa, kung ano, ang magpapakuluan. Pati yung kung merong kayong makuhang kamote, pinapakuluan muna yun. So, itong mga to, pwede na to, i-cut lang natin. So, ayan, mapapansin nyo yung talong, may mga sira, tinanggal na natin yung iba, no? Tulad nito. Yan, yan, yan. Huwag na yan. So, ito. Huwag na rin yan. So, yung mga may sira na, alam nyo medyo alanganin na. Ito din, yan. Nakikita mo naman, eh. Yan, no? Nakikita nyo naman yung mga may problemang, So, ito, favorite nito sa aging. Yan. Take note sa ngayon, medyo sinwerte tayo, maraming kasi mga retaso dun eh. Nahingi lang natin to lahat, wala tayong gastos ngayong araw na to para sa mga patukan nila. Ito mismo ang mga pagkain na to is sabihin natin sponsor. Yan. Taray, may sponsor. So yun na. Pero minsan, binibili ko rin talaga. Nakahiya din naman na araw-araw, humihingi ka, di ba? Minsan, bibili rin tayo minsan. So, pag bibili ko, usually pechay. 10 piso lang yon, nakatali ng goma. Kung alam nyo yun sa palengke. Kung napupunta kayo sa mga napupunta sa palengke, alam yun. Tapos, kung gusto nyo ng nakakat na, yung ginagawang pakbit, alam niyo yon yung ginagawang pakbit na naka-plastic na, yun, ready na yon. Hugasan nyo lang. Diba? Then, syempre, nag-ready rin tayo mamaya, no, para sa kanilang merienda. Ito, pag-ibis. Yan, nakababad pa. Overnight, binababad ko yan. Tapos, hugasan natin ng mabuti. Mamayang hapon, ito yung pinapamerienda ko sa kanila. Actually, pwede nyo rin isama yan dito. Pero ang ginagawa ko kasi, sa hapon, ako nagbibigay nito. Kasi pag sinama nila natin yan dito, sa mga gulay na to,
Mas kinakain nila to eh. Na napansin ko, pinapriority nila to eh. Mas favorite nila to eh. Kumbaga eh. So, ito, ulitin ko lang, hagibis. Oo, tama kayo, pagkain ng manok to. Ibababad natin overnight para, tulad niya, no? Malambot. Yan, natiga ako. Malambot siya. So, mamayang hapon, yan ang magiging diet nila. So, okay, ibigay na natin, no? Teka, try natin dito sa blue. Tingnan natin. Makikita nyo kung gaano nilalapangin to. Ito lang, sample. Ibigay natin. Ayan, oh, nag-aabang na siya, oh. Nag-aabang na si kuya, oh. Ayan. Yun. Diba? Ayun, kinawa agad yung bayabas. Ay, ang damot mo naman. Tinaas niya. Okay, so yun, ganun sila. Medyo matakaw sila, no? So, try natin dito naman sa kabila. Ito, mataaw din to eh. Yung palid natin dito eh. Yan. O, ganun mahiya. O, yung bayabas talaga, favorite nila. Actually, yan talaga yung, So, kaya dito sa cage na to, ito kasi pinagpaparis ko pa lang to, yung palid, tsaka yung krimino. Usually, kaya dalawa nilalagay ko dito yung patokaan eh. Kasi madamot tong lalaki eh. So, ayan. Yung ating krimino, hindi makadiskarte, hindi makakuha. So, ayan na. Bigyan na natin sa kanila. Pakakita nyo mamaya. Ilagay natin yung mga kanilang pagkain. No? Ayan. Ayan, favorite talaga nila. Parang bayabas. Eh. Ayan, oh. Itong sweet, oh. Share sila. Wow naman. Sana, oh. Uy! Ito nyo yun. Oh, sige, sige, sige. Huwag magalit. Opo, opo, opo. So, ito yung dalawang sungit. Ayan, si ate. Oy, taray mo naman. Yan. Nakakuha na siya. Bayabas ang nakakuha niya. Yan yung aparis niyang LQ sila, LQ. So, yun, ito rin. Makain na sila. So, yun. Next natin, itong ano, yung tubig na inumin, no? So, syempre, importante din, dapat malinis. Malinis. Okay, ito, basag to. Malinis. And then, sa inumin nila, meron kasi tayong supplement o vitamin na binibigay. Yung araw na to, nakaschedule sila para dito. Ito, itong, ito kasi naka-schedule sila sa kanila ngayon. Gumagamit tayo ng pikoy, no? Which is marami kasing nagsasabi, effective to. Alugin lang natin mabuti. So, ang schedule natin dito sa kanila is every Friday tsaka Tuesday. Ito ang binibigay natin para sa mga breeder natin. Then, pag regular day, yung hindi nabanggit na mga araw, ito, Perky Bird. So, liquid form to, yung mga vitamins na to. Actually, ngayon ko lang naman din ginamit ito dati. Binibili ko sa mga pet shop lang. So, alugin lang daw. At huwag yung pagsasabayin. So, sa ngayon kasi, ito ang nakaschedule sa atin. Ito yung nakaschedule natin, yung Calci Bird. Meron tong calcium, vitamin D3. So, tsaka phosphorus. Importante yan, yung calcium. Actually, itong mga kinakain nila, yung mga, yung mga dahon-dahon, yun yung calcium source ng mga ibon eh. Pero, kailangan ma-activate yun, kailangan natin ng vitamin D3. Which is basically, sa wild, ito, swerte tayo, naaarawan yung ibon natin, ito yung back-to-back lutino. Which is, ang source ng vitamin D3 talaga, is yung sunlight. So, sa ngayon kasi, pinili kong magbigay pa rin ito, kasi hindi naman sila totally nabibilad o naaarawan. Kasi nga, ito nasa, although outdoor yung setup ng mga cage natin, pero hindi sila totally yung nabibilad. So, malaking bagay na magbibigay tayo ng vitamin D3 para ma-activate yung mga vitamin D o calcium na nakukuha nila sa mga kinakain nila. So, yun. Bigyan natin. Litin ko, ito, wag natin isasabay sa kung anumang mga vitamins pa na meron tayo bigay.
Kumbaga, one vitamin supplement lang per day. Tignan natin sila ngayon, no? Alugin nyo mabuti, syempre. Yan, after natin maalog, sabi dun sa instruction, dalawang patak, pak, 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 pak. And then, tsaka natin bubusan o lalagyan ng tubig. Okay, sa tubig, actually, share ko lang din. Hindi ko alam kung ginagawa rin ito ng iba. Nag-i-stock na kasi ako ng tubig. So, ito, galing gripo. I-stock ko na yan. Usually, isang araw. Kasi yung sa gripo, may ano yun, may chlorine yun, diba? So, i-stock natin. Huwag niyong takpan to. Ito, huwag niyong tatakpan. Stay nyo lang dyan. So, yan yung makasingaw yung tubig. And then, kinabukasan, ito yung gagamitin natin. Inumin sa kanila. So, sa pamamagitan ng malilesen yung chlorine o yung kasi yung tubig gripo natin, hindi naman totally ano yun, pure na ano talaga eh. So, yun. Ito yun. Mamaya, maglalagay na naman ako nito para sa gagamitin ko bukas. So, yun. So, itong liquid supplement natin, no? Mapakadaling gamitin. Kasi liquid form nga siya, madali siyang humalo sa tubig. So tulad niyan. Diba? Pwede niyo nang hindi aluhin 'yan. Pero ako 'yan, saw halo para mas ma-distribute dun sa tubig, mas ma-dissolve. So and then 'yan, ibigay natin sa kanila ang mga alaga natin. Yan. Sa paglalagay ng tubig, may sikreto rin, no? Ito, actually, dapat nga, kung bibili kayo, iwasan nyo. Mas maganda sana yung malalapad, tulad nito. Kasi, minsan, naliligo sila, eh. Diba? Ito, yung puti na to, minsan, natatapon. So, yun nga, tip ko lang sa inyo. Pag tumungtong kasi sila dito, gumagano, no? So, usually, minsan, tumutungtong sila, eh. Ito, lalo na to. Pag tumungtong sila dito, gumagano, tatapon. So, sayang lang. So, hanggat maaari sana, yung ganito ay malapad ang bibigay nyo o gagamitin nyo. So, kung gustuin man nilang maligo, pwede silang maligo. Okay? So, yun. Ang araw-araw natin ginagawa, daily routine natin sa pag-aalaga ng ibon. Kung umaga, yan na ang ginagawa ko pag-ising ko. So, hopefully, may natutunan kayo, may nakuha kayo. O kung meron mo kayong suggestion sa akin o iba pa na ano, masishare, comment nyo lang sa baba para ma-assure din natin sa iba. So, thank you very much sa panonood.